nagkaroon ng time na nawala yung self-worth ko. You know, you have to work to help your husband with the finances, to help prepare finances for your children for their future. Kasi dito sa Pilipinas, pag age mo ng 35, wala na. Para kasing etsapwera ka na. And it feels like hindi ko alam kung paano ko magigain yung confidence ko pag naging mom na sila, parang nawawala ng career path nila. Kasi na-fed up ako sa sobrang traffic. So, papasok, dahil madaling araw, either mag-grab ako or mag-aangkas, which is malaki-laki yung expenses. The time spent with your kids and family are far more important than any job title out there. Nag-decide ako na maghanap ng online job at nakakuha nga ako. Sobrang saya ko talaga. Kaya tinulungan ko rin yung iba kong mga mommy friends at nagkaroon rin sila ng sarili nilang online job. Kaya doon ako na-inspire at nag-decide na simula ng Filipina home-based moms. FH Moms Community was created for mothers, for single women, for women professionals and entrepreneurs, for women overseas Filipino workers, for differently abled women, and even for young at heart women. FH Moms is a women community. Nung nagsimula yung FH Moms, hindi ko in-expect na ganito ka magiging malaki. Ngayon, meron na kaming more than 250,000 members nationwide. Dati ang tingin ng mga tao sa amin, community lang. No? Ngayon, social enterprise na kami with different projects na tumutulong sa mga kababaihan. We have free webinars about freelancing, entrepreneurship, parenting, and personal growth. We offer online short courses as well as mastery courses with trainers' one-year support. We also run a scholarship program and an internship program. We also facilitate charity activities where we are joined by community members as volunteers. Job matching program is something they can also look forward to, as well as e-commerce program. And to celebrate motherhood, we also have online bootcamp for kids. We also have the computer rent-to-own program for members who need assistance in acquiring a computer set. Aspire to be a strong-willed, independent woman. Mas gusto kong maging productive at saka naniniwala ako sa continuous learning. Inspire other women. Everyone was uplifting each other. Everyone was trying to help each other. In this world, you have to be more kind. You have to be more helpful because everyone is fighting their own battles. And you have to understand, you have to empathize. And that is what FH Moms is doing with all the moms out there. Even if you're not a mom, you would feel welcome. Empower each woman to be in their fullest potential. And most importantly, Mommy MK and the team model humility and generosity. Talagang ito yung very evident which impacted me the most. So it gave me the desire to share freely to others what I learned freely from the FH Moms community. And I've always loved the community, the motive of the community, that is to change the world one mom at a time. Good job, FH Moms. Aspire, inspire, empower. Nothing is stronger than a community of women lifting each other up. To be among women who have genuinely tried to help people, this is something that I feel passionately about, and then this is something that I saw in FH Moms. God is good. Kasi parang naturo sa akin to FH Moms, na pinakita sa akin na kahit nasa bahay ka, kahit nasa nag-aalaga ka ng anak mo, it won't stop, na dun ka lang. Yun lang yung pwede mong gawin. Without this community, I'm not here in this situation. So, FH Moms po yung nag-guide and nag-mold sa akin to be the best working at home mom I could ever be. Ang pinakamalaking impact sa FH Moms sa akin is their quote, which is moving forward, giving back. That's the very essence of FH Moms eh. That's what I like about this group kasi we encourage and inspire each other to keep dreaming, to chase our dreams. It's actually a big impact kasi if you are losing hope and wala ka ng gana and all, but because of this page, mapapasana all ka. Dahil sa online job, natupad ko yung mga pangarap ko at
ang pinakapangarap ko na lang ay matupad yung pangarap ng lahat ng mga mommies. Huwag tayong titigil na abutin lahat ng mga pangarap natin, masipagan pa natin, at huwag tayong susuko. Kaya kung feeling nyo hindi kayo techie, feeling nyo hindi pasok ang edad nyo para dito sa online freelancing, huwag nyong iisipin yon, kasi sobrang daming opportunities ang pwedeng ibigay sa inyo online. At nandito ang Filipina Homebase Moms para suportahan kayo. Para sa mga naghahanap ng online job at gusto ring matuto pagdating sa online business, you can join Filipina Homebase Moms Facebook group. My name is MK Bertulfo, CEO and founder of Filipina Homebase Moms, and our goal is to change lives one mom at a time. Hello and good day, mommies. I'm Paul from Irentmo. Irentmo is your one-stop shop for buying, renting, and rent-to-own electronics and computer products. So with our partnership with FH Moms, we also offer mastery courses on our website. You can check them out on the link above. So ngayon, mommies, ang pag-uusapan po natin ay computer specs to help you on your VA journey. So ano nga ba ang mga kailangan nating malaman about computers para tayo ay makapagsimula sa ating VA or remote work from home journey? So bigyan ko lang po kayo ng konting background about myself para siguro maniwala kayo sa akin sa aking mga sasabihin about sa mga computer specs requirements. Ako po ay dating nagwo-work sa isang outsourcing firm. I was a co-founder of an outsourcing firm before I established Irentmo with my partners. So, meron akong kahit papaano konting kaalaman in terms of ano ba yung mga hinahanap ng mga clients in terms of computer specs or hardware. So, ang unang-una kasi naming tinatalakay tuwing meron kaming bagong project is ano nga ba ang trabaho na gagawin ng mga staff. So, based on that, dun kami bubuo ng mga computer specs para sa client. And i-approve nila yon. Or minsan, yung mga client mismo yung nagbibigay na kung ano yung specs na kailangan nila. Kasi may mga clients po na alam na nila kung ano yung dapat na specs ng computers na gagamitin ng kanilang mga workers. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Iisa-isahin natin yung ano ba ang mga iba't ibang klaseng trabaho at saka kung ano yung mga hinahanap na hardware sa bawat trabaho. So mga mommies, kung meron kayong mga katanungan or comments, hintayin lang po natin matapos yung video and then we'll answer all of them. So before tayo magsimula, isa-isahin po natin yung mga importanteng components ng isang computer para malaman natin kung ano yung ibig sabihin ng ating pag-uusapan, di ba? So, unang-una is yung CPU or yung Central Processing Unit. Ito po yung pagka nag-check kayo ng mga hardware specs, yun yung Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9. Yan po yung utak ng ating computer. So, yan yung naggumagawa ng mga complex computations kapag tayo'y gumagamit ng computer pag meron tayong nirarun na software. Siya yung nag-iisip para sa atin. Pangalawa, yung memory or RAM. So, pag tayo ay naghahanap ng computer, yan yung makikita nating RAM na 8GB, 16GB, 32GB. So, ano nga po ba yung RAM? Random access memory. So, ang ginagawa niya is ginagabayan niya or tinutulungan niya yung CPU sa pagbubuhat ng mga kumbaga workload nito. So, paano nga po ba yan? So, parang ang ginagawa niya, may temporary storage. So, halimbawa, nagko-compute yung CPU. Yung kumbaga portion ng kanyang trabaho, ina-allocate niya sa RAM para mas gumaan. So, kumbaga, kung mas malaki yung RAM, ibig sabihin mas marami tayong pwedeng i-multitask. Yan. So, third component is yung storage. Storage, yan yung HDD or SSD. Diyan tayo nagsisave ng files. So, yan, basic na basic. Yung lahat ng ating mga images, lahat ng ating documents, videos, music, etc. Diyan po nasisave.
So kung tayo eh may mga malalaking files na sinustore, mas maganda, mas malaki yung storage. So pag-usapan din natin yan later. And then, yung pang-apat na component is yung GPU. So yung GPU, yan po yung graphics processing unit. So, halimbawa, kayo ay gumagawa ng graphics work or video editing, kailangan po ng GPU, dedicated GPU. I mean, yung standard ng mga Intel processors, meron na siyang, kumbaga, integrated GPU. Pero kung medyo mas mahirap yung gagawin natin na trabaho, na halimbawa, may graphics or image editing and video editing, kailangan po natin ng dedicated GPU. So, iba-iba po ang types ng dedicated GPU. So, depende dun sa type ng trabaho na gagawin nyo, iba yung kakailanganin yung type ng GPU. Ang una nating pag-usapan ay yung ano ba yung mga typical VA work na ating pwedeng pagbasihan in terms of yung kung anong specs ng computer ang ating i-recommend. So, ibasin na lang po natin dun sa mga mastery courses na inyong tinake na or ite-take pa lang with FH Moms. So, merong General Virtual Assistant, Accounting and Bookkeeping, Social Media Management, and Marketing, at saka Graphics and Video. So, yung apat na yun, doon natin ibe-base yung ating mga recommendations in terms of computer specs. So, unahin po natin i-discuss yung General Virtual Assistant work. So, yung General Virtual Assistant, mostly kasi ang gagamitin natin sa ating computer, mga online applications. Like email, chat. So, hindi siya masyadong demanding in terms of spec. So, ang marirecommend po namin for general VA work, kahit Intel Core i3 or i5 processor, pwede na po. 8GB RAM in terms of memory, 128GB SSD or 256GB SSD. Yung GPU hindi po kailangan. So, yung basic lang po talaga na laptop or computer, pwede na po for general VA work. Of course, since online nga lang po ang ating mga applications na gagamitin. And even though you're gonna be using Word and Excel, lightly, okay lang po yung Intel Core i3 and i5. So, siguro pwede nga yung mga older generations ng i3 and i5, like Intel Core i5 6th gen, 7th gen, and 8th gen, pwede na po yun. So, move on naman tayo sa accounting and bookkeeping. So, ito medyo iba naman yung magiging requirement ng accounting and bookkeeping. So, yung accounting and bookkeeping work kasi, so magmamanage kayo ng mga books, using Xero, QuickBooks, Excel. So, medyo mas demanding siya in terms of processor and in terms of RAM since you're gonna be having a lot of Chrome tabs or kung ano mang browser. Marami kayong tabs na open kasi marami kayong i-manage na accounts, di ba? So, we would recommend at least an Intel Core i5 10th generation. Yung iba okay na rin sa 8th. Nasubukan na rin po ng iba namin mga customers. Okay naman daw yung 8th. Pero siguro para sure, 10th generation na i5. i7 pwede rin po. In terms of RAM, at least 16GB kasi nga po marami tayong tabs na bubuksan. And at the same time, marami tayong irarun na programs, both online and offline na mga programs. And yung hard drive or storage, we would recommend siguro minimum 256GB. And then kung talagang sobrang dami yung files na kinikip, 512. Pero hindi naman po siguro. Sobra. Kasi hindi naman malalaki ang Excel files. And mostly, mga online, yung mga applications na pagsisavean nyo. Kasi yung mga Zoho, QuickBooks, meron na siyang mga online repositories. So, yan. GPU, hindi po kailangan. Ayan. So, social media management. So, yung social media management, it's more on yung minamanage natin yung Facebook, Instagram, TikTok, YouTube account ng ating mga clients. So, hindi siya demanding kasi mostly online applications ang ating pupuntiryahin, di ba? So, basic na siguro pwede. Like Intel Core i3, i5, 6th, 7th, 8th gen, 8GB RAM for memory. And yung storage, kahit siguro 128GB kung hindi naman tayo nagsustore ng maraming images. And if ever meron tayong mga images na sinusupply yung client para i-post,
pwede na rin po siguro yung 256. Pero pwede nyo naman burahin or pwede nyo i-save online. Usually kasi yung mga clients natin, pag nagpo-provide ng images nila, may repository silang pinoprovide. Like Dropbox or Google Drive. So yan. Kahit basic lang po, pwede na. Ayan. Graphics and video editing. So ito po yung may pinakamataas na spec requirement. Kasi po, medyo heavy yung pag-use ng mga graphics and video editing applications in terms of CPU, memory, and GPU. So, ang pinaka-importante pag tayo gumagawa ng graphics or video editing, yung CPU. So, make sure na at least Intel Core i7 yung inyong processor. Hindi alam ng lahat na yung GPU, sumusupport lang siya, katulad ng RAM, sumusupport lang siya sa CPU in terms of video editing or graphics editing. So, importante yung base natin, which is yung CPU, mataas. i7 and kung afford nyo, i9. Pero ano na yun, medyo mahal na talaga yung Intel Core i9. So kung nagtitipid kayo, may mga Ryzen naman po. So yung mga Ryzen 7, Ryzen 5, okay din naman. In terms of memory, at least 16 GB of RAM. Lalo na kung mag-video editing kayo, tapos gumagawa kayo ng mga motion graphics, importante na taasan nyo yung RAM nyo. So siguro mag 32 GB of RAM kayo kung kaya ng budget. And then in terms of storage, ito, medyo dito kayo mapapalaban kasi malalaki ang files ng video editing. So lalo na kung 4K ang ini-edit niyong videos, ubos-ubos yung 1TB nyo, mabilis lang. So I would suggest, meron kayong storage para sa operating system, para mabilis, na ano, kahit 512GB lang nga eh. Kung yung OS lang yon. And then, mag-purchase pa kayo ng storage para sa inyong mga files. So, dun yung gagamitin yung, dun yung papagalawin yung video editing or graphics editing na application. So, 1TB, 2TB na additional SSD. So, yung mga NVMe ngayon, may mga bagong type ng SSD, which is NVMe. Mas mabilis po siya. So, yun yung marirecommend namin. In terms of GPU naman, okay na po yung mga GTX 1050, 4GB. Pero kung medyo demanding yung work na gagawin nyo, pwede kayo mag-RTX na graphics card. So, ngayon meron ng mga RTX 3050, 4050, RTX 3060, 4060. So, tignan nyo na lang po kung ano yung papasok sa budget nyo. Ang importante basta yung CPU nyo mataas, yung GPU supporting lang naman siya sa CPU. And siguro kung fit pa sa budget nyo, bumili rin po kayo ng medyo malaki-laking monitor. Kasi usually pag nagve-video editing kayo or graphics editing, kailangan nyo ng medyo mahabang or ultra-wide or wide na monitor. Kasi yung mga timeline nung ginagawa nyong video, mas madadalian kayo kung mas malaki yung screen real estate natin. Pero kung wala pa naman sa budget, okay naman yung dalawang monitor or yung laptop plus isang monitor. Ayan. Okay, so bigyan ko lang kayo ng additional tips about yung siguro additional hardware if you still have the budget. Based nga po dun sa experience namin with our clients before when I was still working at an outsourcing firm. So, siguro yung pinaka dinedemand ng mga clients is yung reliability. So, when we talk about reliability, ano-ano po ba yun? So, unang-una yung internet. It has to be fast, but it also has to be reliable. So, in reliable in a sense na, ba, naputulan ng internet, or di ba yung PLDT, ang daming problema, minsan every week, napuputulan or bumabagal. Kailangan natin ng backup. So, ang dun sa dati naming office, meron kaming redundancy. Literal na isa pang line na gigabit internet na line na in case na maputol yung main, lilipat siya automatically dun sa pangalawang internet connection. Pero
if you're a work from home individual or VA, okay na po yung mga mobile Wi-Fi modems. Pwede po siya, lalo na yung mga LTE. Mabilis po siya. Kami po, ang ginagamit ko actually ito. Yung PLDT LTE Wi-Fi modem. So, halimbawa, let's say, bumagal or nawalan ng internet do sa isang do sa main na internet namin, ginagamit ko lang to. Hindi ko napapansin yung difference kahit medyo malalaking files minsan yung tinatransfer ko. It's very reliable. Pangalawa, yung pagka brownout or pagka nawalan ng kuryente or na-disrupt yung kuryente, ano ba yung ginagawa natin, 'di ba? So dati, generator kasi ang ginagamit. Pero ngayon, hindi nyo naman kailangan bumili ng generator. Ang kailangan nyo lang is maging productive pa rin. So, di ba, may internet na kayo, pero kung wala kayong kuryente, hindi nyo magagamit to. So, meron tayong mga power stations katulad nito. So, kaya nyang ipower yung PC, siguro for 6 to 8 hours, PC na may GPU, ha? Pero kung laptop lang, so yung laptop may battery na siya, and at the same time, pag may ganito pa, siguro kahit 2 days kayong mag-work. I mean, 16 hours, 2 work days, kaya siya. So we've tested it na, kahit nga may electric fan eh. Pero yung electric fan, malakas siya mag-consume ng power actually. Mas mahinang mag-consume yung laptop or yung PC. So, kayo na lang, balansehin nyo na lang. Kahit minsan saksak nyo yung electric fan or yung maliit na fan, pwede na rin po yun. At least makapag-work kayo, di ba? Yeah. And siguro, bonus tip, mag-backup kayo ng files nyo regularly. So, ano ba yung ways para mag-backup ng file? Pwedeng online, which is yung mga Dropbox, Google Drive, and pwede rin kayong mag-ano ng mga physical or local backups. So, yun yung nire-require din namin dati. So, kahit sa mga hard drive lang na maliit, yung Western Digital, Seagate, pwede na po yun. Pwede nga yung thumb drive din lang eh. Lalo na kung mga importanting files. Pero make sure na allowed ng client, ha. Kasi may mga clients na pinagbabawal nila yung sinesave externally yung files nila. So, just make sure na it's allowed. If it's allowed, make a backup of everything. You would thank me for it. Pagka nangyari, nabura lahat ng files nyo at meron kayong backup. It's so important. So, ayun, mga mommies. Maraming salamat po for your time once again. Kung meron po kayong mga questions or comments, we'll answer them after the video. So, hope to see you soon again. And hopefully, nakatulong kami kahit papaano. And make sure to visit our Facebook page, our website, our TikTok, and our Instagram pages. So, yun po. Maraming salamat and good evening. Yan, there you go. Hello, mommies. Good evening po. I know some of you ay excited na for our long weekend because most of us will be, syempre, i-commemorate natin ang Holy Week. Of course, it's Holy Week na po ngayon. So, for those who are asking, kasi recently marami tayong nakuhang mga katanungan about rent to own and installment. So, wala kaming masyadong nakuhang questions for today. So, tatawagin natin si Sir Paul. Yan, Sir Paul, hello, good evening, kamusta po kayo? Actually, thank you very much to our almost 100 viewers tonight. Hello. Hello, good evening. Marami pong nanonood sa atin, Sir Paul, kasi last time, I think over the weekend, marami kaming natanggap na katanungan all about rent to own and installment ng i-rent mo. So, pwede nyo po ba kaming i-guide how can we avail yung rent to own muna bago yung installment ng mastery courses ni FH Moms? Okay, sure. Buddy, good evening again, everyone. Good evening, Mommy Roof, and everyone sa backstage. So, thank you for having me.
And to guide you quickly lang about how to avail of rent-to-own, basically, when we say rent-to-own kasi, it's our parang in-house rent-to-own program. So, to avail, kailangan nyo po munang mag-rent. So, pag nakapag-rent na kayo for at least 3 months, doon kayo pwede mag-apply for rent-to-own. So, first step is to apply for rental. So, paano nga po ba mag-apply for rental? Just go to our website and click on yung rent sa taas and then yung laptops. And then, may fill up lang po kayong form and magsasubmit lang kayo ng one valid ID, proof of billing, tsaka selfie with your ID. So, once na na-approve kayo and nag-rent na kayo for at least 3 months, pwede na kayong mag-email sa amin asking for rent to own. And then, bibigyan kayo ng computation. Ang maganda doon, kasama na yung yung binayad yung 3 months and yung security deposit doon sa overall na babayaran. So, kumbaga, let's say, for another 3 months, yun na lang yung babayaran niya. May computation po. Ganun. Okay. Ayan. Thank you, Sir Paul. Tama ba, Sir Paul? Sino yung pwede pong maka-avail nung ating rentals and in the future yung rent-to-own after 3 months? Available na po ba siya sa certain areas po sa Pilipinas? Or meron din, tama ba, para meron din tayo for nationwide? Pwede po ba natin itong i-explain for the mommies? Okay. For rent-to-own po, or for rentals, unang-una, for rentals, within Metro Manila, parts of Cavite, parts of Rizal sa ngayon. So, outside po, hindi pa po kami nag-o-offer ng rentals. And of course, yung rent-to-own. Pero yung installment po namin with our partners, BDO Credit Card, GGives, TendoPay, pwede pong nationwide. So, magsasubmit lang po kayo ng mga requirements sa TendoPay or sa GGives. And pagka BDO Credit Card, as long as meron kayong BDO Credit Card, ma-avail nyo na po. Basta sa checkout, sundin nyo lang po yung nasa video, yung steps. And then, yun po. Madali na po siya. Okay, so maraming payment options, mommies, para po ko sa mga gustong mag-avail ng installment. Or yun nga po, no, for the rent-to-own or rentals muna, it's only available for Metro Manila, parts of Cavite, and parts of Rizal. Kasi tama na, Sir Paul, mahirap yung pag-transport. Kung kunyari i-LBC or something, baka mamaya nayugyug na yung parts ng ating laptop or ng ng computer. Okay. So next question naman, Sir Paul, is paano naman daw sila mag-a-avail ng installment plans for the mastery course? For the mastery course, madali lang po. So punta lang po kayo sa website. Tapos yung sinend kong link kanina, puntahan nyo lang po yung FH Moms Mastery Courses. And then add to cart nyo lang po yung mastery course na gusto nyo. And then sa payment options, kung meron kayong BDO credit card, select nyo lang po yung BDO credit card. And then sundan nyo lang po yung steps. For GGives, select nyo lang yung GGives. And then don't forget to chat with our team or email us about dun sa payment nyo sa GGives. Kasi meron yung unang payment if you're using your GGives. Para siyang GCash lang. So pagka-send payment dun sa app nyo, GCash app, meron dun option sa baba, GGives. Select nyo lang po yun. After selecting that, confirm. And then sa chat po, chat nyo lang po sa team namin, inform nyo lang po yung chat support or email support na nag-confirm na yung GGives. So, isa-send nyo lang yung parang may code na ibibigay si GGives sa inyo via text or via the app. Yan. Yun lang po. Yes. Okay. So, may pahabol na katanungan. Sir Paul, how much daw po, siguro yung sa rental to, can we give like the average, sir, nung price, nung rental natin? Kasi di ba iba-iba kasi yung range ng prices because depende sa specs, mommy. So, sir, baka po pwede nyo po silang mabigyan ng price range kung magkano po. So, yung pinaka-basic po, yung Intel Core i5,
8th gen or 6th, 7th or 8th gen, 8 gig RAM, 256 gig SSD, 3.5 per month. Meron din po kaming kung daily, 500 a day, or kung weekly, 1,500 per week. Pagka yung medyo higher end, let's say i7 or may 16 gig RAM, medyo tataas po, ranging from 4,250, 4,000, and then pagka may mga dedicated GPU, aabot na po ng mga 5,000 per month. Ganun po. Ayan. And of course, lastly, saan daw makikita yung link? Sir Paul, pwede niyo po bang banggitin uli yung link? Kung paano link po sila? Yes, sir. Opo. Bali, punta po kayo sa website. And then, ang kiklik niyo lang po na link is yung sa rent and then laptops. So, makikita niyo po yun, rent and then laptops. Okay. Parang may drop down po. So, click nyo lang po yung laptops under yung rent na menu. Ayan. So, for the website, mommies, that's irentmo.com. Same thing din, no, Sir Paul, no, for installment plans ng mastery courses. Pwede rin sila pumunta sa irentmo.com to yes, check ma'am. Din yung... Nasa ano, pinakababa lang po yung FH, mom. So, let's say nasa homepage na kayo ng irentmo. Merong dedicated na page for FH moms. Scroll nyo lang po all the way down, makikita nyo yung About Us, How It Works, and FH Moms. So, nandun ayan po sa pinakababa. Ayan, click sir po, sorry. May idadagdag pa. 3,500 per month, payable within. Ilang months daw po babayaran? Ay, for rental po kasi, on a monthly basis. So, halimbawa, mag-rent kayo for this month, 3,500. And then, kung i-extend nyo for another month, another 3,500. Ganun po. I think you're pertaining to installment. That would depend po. Kasi depende po dun sa specs nung, nung laptop. So, it would vary. So, let's say 3.5 per month. Pero may mga specific units po kasi na mas mahal talaga kaysa compared to other units. Even though parang same lang yung specs nila. Let's say parehong i5. Pero yung isang unit, 6th gen. Yung isa naman, 10th gen. So, mas bago. So, although parang pareho lang sila, and then parang magkalapit lang yung monthly rental rate nila, when you purchase it via rent-to-own, may iba yung rate niya slightly. Since mas bago or mas modelo yung laptop na isa compared to the other one. Ganun. Yay! Very nice. Ako, Sir Paul, thank you very much. Please salamat promote po once again po ang i-rent mo for other questions. Syempre, visit nyo po ang ating i-rent mo pages. So, sir, pwede nyo po bang i-promote ulit kung saan makikita ang i-rent mo via Facebook, TikTok, website? Yeah. Okay, so for our websites, it's www.irentmo.com. So, www.irentmo.com. And then for Facebook, it's irentmo.ph. And then for Instagram, it's irentmo. And then for TikTok, at irentmo. So, yan. Puro irentmo lang. Sa Facebook, may PH. Ayan. Ayun. Thank you very much, Sir Paul. It's thank another night na natuto naman po muli kami, especially in terms of the PC, laptop. Andito po ang irentmo para po tulungan tayong momshies sa FH Moms. Ayan. So, sir, last final words before po tayo mag-end ng ating live. Ayan. So maraming salamat po ulit sa FH Moms. Maraming pong salamat sa mga mommies na nanood. Kahit alam ko excited na po kayo for Holy Week. And sana po maging mapayapa at blessed ang inyong Holy Week. So yun, maraming salamat po and good evening. Thank you very much. Thank you, Sir Paul. Salamat, sir. Uulitin po and we're excited po to learn more about our PC concerns, laptop concerns. Andyan po ang i-rent mo. So again, don't forget, mommies, if you have concerns about, yun nga po, rent-to-own, rentals, installment ng laptops, or other accessories. Actually, if you check yung website ni i-rent mo, marami po silang available na mga gadgets also. Ayan, feel free po to check. Can we flash it once again ang kanilang pages?
So they're available po on Facebook, on TikTok, on IG. So sa Facebook, Irentmo PH. Sa TikTok, IG, it's Irentmo at Irentmo. And then sa website, www.irentmo.com. Thank you very much, mommies. And we hope that you will spend this long weekend with your family. Magnilay, magtika, sabi nila. And magpahinga. And we will see you again next week for our next live dito po sa FH Moms. Bye-bye! Good night po! Tara na, tumutok na sa FH Moms Radio. Habang ikay nagre-relax sa bahay mo. FH Moms Radio. Changing lives. One mom at a time. Moving forward. Giving back. With FH Moms Radio. Tara na, tumutok na sa FH Moms Radio. Habang ikay nagre-relax sa bahay mo. Marami kang matututunan dahil di lang basta chikahan. FH Moms Radio, mga momshi ating to. Tara na mga momshi, mami, nanay o mama. Andito na ang FH Moms makakasama. Ang online radio na magbibigay advice at mga kwento na siguradong mapapanay. Ito ay hindi lang basta mga chikahan. Andito sila upang ikaw ay gabayan. Turuan ng mga tips sa paghahanap buhay at maging isa ka sa successful na nanay. O diba? Kaya saan ka pa? Basta ikaw ay momshi, dito bida ka. FH Moms Radio number 1. Ito ang online radio ng sangkanan na yan. Di ka lang basta nanay, ikaw ay super nanay. Para sa pamilya ang lahat ay iaalay. Lahat ibibigay, lahat ay kayang gawin. Ang iyong pagiging nanay lalo pang palakasin. FH Moms Radio. Tara na, tumutok na sa FH Moms Radio. Habang ikay nagre-relax sa bahay mo. Marami kang matututunan dahil di lang basta chikahan. FH Moms Radio, mga momshi ating to. Radio.